And they shall be left together unto the fowls of the mountain and the beasts of the earth, and the fowls shall summer upon them, and the beasts of the earth shall winter upon them. Hitherto a nation meted out and trodden underfoot, whose land the rivers have spoiled, to the place of the name of the Lord of hosts, the Mount Zion. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. We pray na iyong mga muna sa amin, Panginoon. As we study this chapter, Lord, maikli lang, but pasok din mo sa tema ng Isaiah. At especially yung bagay dito, Lord, na makita namin. Establish namin sa mga puso, Panginoon, at pag-pangunawa kung saan ang judgment, Panginoon, ay kinukumpara, Panginoon, sa isang regalo, presence, so I pray na makilala ka namin, lubos lagi, Lord, especially pag talaga nagtsatsaga kami, nahanap namin yung kalooban, na natili kami sa ganito klase ng church, kung saan na inaaral yung salita, Panginoon, itong sa iba, mahirap itong topic, pero hindi actually. So, maintindihan po namin na kayo ay righteous lagi, at kahit sa tema ng Isaiah, Panginoon, puro judgment, makita namin yung kabutihan at makilala yung lubos ng tunay, hindi yung version ng sanlibutan na gusto ka nalang iligaw kami sa pangunawa at pagkakilala sa inyo. I pray na kayo talaga makilala namin, buong kami sumunod sa pattern ng inyong katuwiran, hindi sanlibutan, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, maiksi lang, no? Baka po na po. Good evening po sa lahat. Good evening po. So as usual, hindi, sige. May time naman tayo eh. Kaya po, isa-isa yung kulit para ma-review lang, no? So, sino nakakalala last week? Ida lang, last week. Hindi, for ano na lang, last five. 1, 2, 3, kasi napakaba. 1, 2, 3, 4, 5. So last week, sino magaling? The lot of them that love us. Yan. Sa Tagalog, ganun lot. Yung kahihinatnan, no? Sabi ko, fortune yan or fate. Hindi ano ha, para napatay. Fate, F-A-T-E. Yung kalalagyan nila dahil tayo, nanakawan tayo, okay? And then before that, cry of destruction of Moab. And then before that, mercy for the remnant, judgment against Babylon and Lucifer. Of course, yung nag-brown out, blackout. And then yung chapter 13 po, Babylon and the Day of the Lord. So sana nakukuha nyo yung tema. So again, simula po dun sa chapter 15 and 16, nag-umpisa po tayo yung mga judgment sa mga lugar, no? So actually, mga country yan. So yun nga, Moab, and then last time, ano yung last week? Wala sa title eh, pero Damascus, okay, Syria. Okay, medyo mahaba, pero isa lang yan. So yung pinaka message natin, again, the lot of them that love us, yung sabihin, kasi po ito yung mga mape, no, sa Israel, eh, piniling nation silang dati. So tayo ngayon yun. So pag tayo inaapi, huwag kang parang gusto mong gumante, gaya-gayahin mo pa sila, ninakawan ka, nanakawan mo rin. Ganun ba? Hindi. Kasi nakikita natin yun, judgment ng Diyos sa kanila, grabe. Huwag ka nalang gumante, hayaan mo ang Diyos ang gumante sa'yo. Para hindi rin tayo, para may kapayapaan tayo, hindi tayo katulad ng iba na parang sila yung gusto nilang gumante sa sarili nila. Parang wala tiwala sa Diyos pag ganun. Saka isa pa, makakagawa ang kasalanan, di ba? Yun yung inaano natin, huwag tayo magkasal, hanggat maaari. Tapos, nang-aano nga yung ano, di ba? Nakawang ka. So, anong gagawin mo? Parang di, pag kumukulo ka sa loob, ano mangyayari sa'yo? Hindi mo magawa yung kalooban ng Diyos na maging umiwas sa kasalanan, di ba? Kasi galit ka nga eh. Pero pag naintindihan mo na yung sasapitin pala nila, mas malala pa sa kaya mong gawin sa kanila pag ang Diyos ang gumante, di ba? Hindi ka nagagante. Bayaan mo na lang Diyos, di ba? Tsaka hindi mo na alam. Baka maligtas siya, nalang ka namang gusto mong mamatay or something, di ba? So, hindi ganon. So, sana nakuha natin last time, last week. So, ngayon, may continuation na parang ganon din yung tema.
Kaya meron tayo ito ngayon, di ba? Ano yung meron sa title pag meron ganito? Judgment. Okay, title naman natin yung gabi. Ano? When judgment is a gift. When judgment is a gift. Sa Tagalog, pag ang paghusga ay isang regalo. Pwede ba yun? Ayan na nga, kaya yung title natin. Yun mismo yung tema dito. Pero bago yan, bago natin isa-isa yung photo, no? May shinero ako sa Facebook na sana i-like nyo. Nilike nyo na. Na heart. Nasabi po doon sa Psalms 94. Tingnan din natin. Tama-tama ito sa mga bakla po, no? Yung mga nag-share lang. Eh, kaya maganda yung mga friends ko yung nagbabasa ng Bible. Ang sabi dyan, O Lord God, to whom vengeance belongeth. Okay, ang Panginoon. O Panginoon, Diyos, kung saan sa'yo nanggagaling ang paghihiganti. May mali ba doon? Wala, yun sabi sa Bible, pero pag ikaw ay na-brainwash sa sanlibutan, parang mali yun. Hindi mali yun, ikaw mali. Eh, malinaw dyan, ang Diyos ang naghihiganti. O Diyos, to whom vengeance belongeth, sa iyo ang, nasabi ko na, show thyself. So, parang nag-pray siya, prayer po ito eh, at awit. Kasi minsan parang lang. Ang Diyos ay hindi makita. Di ba na may loko-loko dito. Lord, di mo nakita ang ginawa sa akin. Parang Habakuk, ganun po yung tema ng Habakuk sa Psalm 70 kahit sa... Paulit-ulit yan eh. Kaya minsan sinasabi natin, Lord, patayin mo na ito. Eh. Ganun ka ba? Depende kung talagang loko-loko, di ba? So, wag lagi. Wag kahit natapakan lang yung paa mo. Kaya, minasted ka lang eh. Mag-pray mo na. Wag ganun. Pero obviously, pag matindi na, yeah, pinapanalangin na, Lord, iganti mo ako. Lift up thyself, thou judge of the earth, render a reward to the proud. Again, kaya gusto ko ito, naalala ko lang kasi nga, sinel ko, nakita ko lang sa ano. Nakuha niyo yung ating ano, tema, no? May judgment dyan. And then reward po dyan is, inyong bigay mo, no? So sa atin kasi ngayon, ang reward parang laging positive. Eh. Pero, nadala sa Bible, basta yung di, either positive or negative, basta yung susukli mo sa kanya. May ginawa siya, yan ang dapat sa'yo. Yan. Gante, reward, no? Ganting pala, yan. Ngayon, pero ngayon pwede ganti rin. Ngayon, maganda ba? Pashare nyo rin. Ano yung mga bakla? Sapul na sapul, eh. Amen? Sine-celebrate nila pride. Sakto eh. Talaga naman, hindi naman matatago kasi yun. Yun ang sabi sa kanila sa Romans 1 din. So anyway, marami pa tayo mga verses dito, no, na about judgment and then a gift. Okay? Tingnan nyo para makuha natin ang gusto to. Anong pinagkapareho ng judgment sa gift? Parang wala eh, di ba? Parang actually siyang kabaligtad. So at least, still, may association ng magkabaligtad eh, di ba? So pag naisip mo itong isang bagay, magdalas nag-describe ako nito, nagtuto tayo, di ba? Nag-aaral tayo. Ito yung ibig sabihin niya, ito yung kabaligtaran niyan. Yan. So yung judgment tsaka gift, para siya magkabaligtad at lagi siya magkasama. At yes, magkabaligtad siya. But anyway, na-associate siya. Tingnan natin yung mga mention sa Bible. Ito ba, no? So sabi sa Deuteronomy, thou shalt not rest judgment. Pag sinabing judgment dito, ito po yung maghusga ka. Sino ba yung tama? Kung ano, ito madalas nagbanggaan. Sino ba mali dito? O kaya, sino ba mali dito? So, madalas, pag parehong loko-loko yan, ano natin nga, ganun, katulad nung, kami na lang ni Christian, nagbanggaan kami. Kitang-kita naman siya yung ano, nakabangga. Pero minsan, hindi rin kasi parang sobrang bilis nito, di ba? So, inaalam po yan nag-investiga. Tsaka kung sakaling aabot sa husgado, which nangyari sa amin yun, naalala niyo kwento ko.
Ayun na lang pala, no? Isa mga hindi ko makakalimutan, o yan na, Bible pa rin yan. Hindi na, di ba? O, pinapahiram nyo na naman sa bata. Mas magaling nga tayong bata, nasusunod eh. Nakita nyo kung sinong boss. Anyway, yan, judgment. Yan, so yun na nga, di ba? Ano nangyari sa akin na sinaalala nyo kwento ko? Sana marinig nung nakabangga sa akin, pero malamang. Nabangga kami ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko makakalimutan kasi medyo natutuwan din ako Panginoon doon. Wala kami ginagawa sa binangga kami, bandang lang kami nagbayad. At di ko alam kasi bata pa ako, nung grade 5 pa lang ako. Nakikita ko si nag-iiyakan sila kasi nga magbabayad kami. Di ba? So, pero isang beses ako napunta doon. Ayun nga, totoo, pambira, yung kalaban namin, kilala yung judge eh. May dala pang cake, no? Hindi na nahiya, di ba? So, ito yung sinasabi dito eh. So, kahit kami yung tama, sino nagbayad? Bakit ganun? Supposedly, ang judge magasabi, pambihira, paano nangyaring siya nagbangga? Eh, ganyan nga. Eh. Ganito sinasabi ng Bible. Huwag mong i-res or to twist, no? Alam mo na ito yung mali, eh kaso kaibigan ko to eh. Nakikinig ba kayo? Kahit bata pa kayo, mangyayari sa inyo to. Iwasan nyo na kahit saan po yan, sa school, o kaya bigla kayo nag-referee sa basketball, eh kaibigan mo to. Anong foul? Wala naman ah. Nang dadaya ka pa, mga ganun eh. Kahit saan po yan, judgment. So, sinasabi ng Diyos, huwag mong babaguhin yan. Kasi kung naalala nyo sa akin, di ba, sa soul winning, judgment, justice, may kinalaman yun eh. Kung sino yung dapat mali, yun ang parusahan. So ngayon, ganito nga yan. So, papasok yung usapan sa gift o yung gift sa usapan, paano? Kasi nga, madalas, kaya natutwist yung judgment, hindi dapat, pero dahil sa gift, ano ba, mangyayari, mababago. So, bagit nga kanina, kahit talo sila dapat, kaibigan yun eh. So, niregaluhan. Okay, hindi yung positive ba? Pag ikaw, judge ka, dapat hindi ka niregaluhan. Nang lalo na nung hinuhusgahan mo. Amen? Amen? Kahit sa school, binibigyan yung teacher nyo ng ano-ano. Diba? Kaya kung may limitasyon, okay lang din yan. Pero dapat wala. Pero grades yan minsan. Eh, iba dyan, lalo na iba dyan. May pagpatayin sa grades eh. Amen? Sa amin, nasabi sa corporate, yun yan, mayroong sariling ano yun, yung tawag na governance, mayroong sarili, yun lang ginagawa nila. Kasi importante na, lalo pag ano ka, supplier ka, o yung kabaligtaran ka, yung ano kabaligtaran ng supplier, vendor ka, o yung consumer ka, eh, may kinukwento nga sa akin si Brad eh. Di ba? Kunwari, ikaw, dalawang supplier kayo, ikaw, nilibre mo ako. O saan ako kuha ng produkto? Kontrata yun, million-million yun. O, eh nilibre mo ako, sa'yo ko kukuha kahit mas magaling siya. Kaya sa public, ano natin, may public bidding yan. Nakukuha na po na iba, may masundan, no? Ganun po yan, kaya sa gobyerno, kahit naman hindi gobyerno eh. Sinong pipiliin mo, yung mura na, magaling pa, o yung kaibigan mo? Na pareho kayong corrupt, di ba? At hindi yan, so dapat yung isa para makikinabang lahat. Pag pinili mo tong isa na kaya mo siya pinili, hindi magaling, pero bibigyan ka ng regalo or bribe. Okay, sa Bible, magkaano po yung gift and bribe? Depende sa context, ha? Tingnan nyo. Okay, kaya sabi dyan, pag judgment ang pinag-uusapan, ikaw yung mag-uusga, teacher ka man, o referee ka, o judge ka, huwag kang kukuha ng regalo, yung sinasabi dyan. Kasi ang regalo or bribe ay binubulag ka daw at pinipervert yung words of righteousness. Kaya ba, sino dahil paglingkuran ng tao? Pero yung mga politikong yan, pag sila na nag-uusap, sa palagay nyo na pinag-uusapan nila, uy, dapat itong gawin natin kasi ito yung maglilingkod sa, mga paglingkod tayo sa tao, sa palagay nyo na pinag-uusapan nila. Pag-corrupt yan, hindi, gusto sila makakuha. So, ito yung unang verse natin. Ilan lang naman to. Ang gusto ko sabihin dito, may kinalaman po yung judgment sa gift.
Hindi necessarily, actually, kabaliktaran sila. Pag may bribe, ang judgment na sabi dyan, the twist, no? Ganun din dito. A wicked man taketh a gift out of the bosom of the pervert ways of judgment. So, ano yung mga naulit na word, no? Pervert. Alam niyo, pervert, bakla, pervert, yun ang pervert, yung sabihin, ito yung tuwid, kaya nga ang tawag sa atin nila, straight, di ba? Alam mo yun? Kasi tayo, tumatuwid, tatama naman. Anong tawag nila sa sarili nila ngayon? Crooked. Yun ang kabaligtaran ng straight, crooked. Baluktot. At sila na lang sabi nun. Ganun din yung pervert kasi madalas ginagamit kasi pervert sa ano eh. Sa panahon natin ngayon, iba. Pero hindi. Dito tayo sa words. Paano na pa-pervert ang words? Magandang sinabi, gagawin mong mali. Kung nalang, pag-ibig. Di ba? Anong maganda ba yung pag-ibig? Sandra? Napapangiti ni Sandra. Depende nga. Di ba? Yung tama yung maganda. Kung nalang, mahal na mahal ko yung aking anak. Di ba? Stephen? Nakaramdaman mo ba yan? O, sa'yo. Pag-ibig yan. So, maganda yun, di ba? Positive. Eh, pero, pag sanlibutan, madalas, iba yung ibig sabihin nila dyan, di ba? Pag sinabing, ayaw na sabihin. Basta yung iba nga, yun. Pinapababaw, di ba? Binababoy pa. Ano yun, mga bakla. Balik tayo sa mga bakla, di ba? Isa sa mga motto nila, love is love daw. Kaya sabi naman nung kaibigan ko, poop is poop. Ano yun? Para makumpara mo, di ba? Oh, love is love, pero poop is poop. Ibig sabihin, di ba pwedeng abusuhin yan, di ba? Yes, may pagkapareho, pero malaking pagkakaiba. Kaya nga ang tawag natin, pervert. May konting pag mahal daw nila, kapwa nila, lalaki. Ang matinong pervert, yung ginawa ng Diyos, yung nakita bang magmahalang lalaki sa babae, di ba? Malakas siya, ang bad niya, eh. Lahat ng mga pagsubok sa buhay, maano niya, pagbaayos ang samahan na yan. Amen? Ganun din sa magkakapatid, anak, sa magulang, kaibigan totoo, yung bakla sa bakla. Di ba? Parang pinervert bigla. At again, ha, lagi sasabi sa inyo, yung mga bakla na yan, gusto nilang ikasal, binababoy nila sa... Baboy na nga sila. Sila gusto pa yung babuhin yung sanctity of marriage. Hindi mo, ba't mo nagpapakasal? Mga bakla, hindi rin po nagtatagal yun sa bawat isa. Maniwala kayo. According sa stats data. So, mga baboy talaga. Amen? So, ganun din sa judgment. Katulad, no? Hindi kami yung ano. Sa palagay niyo, anong tingin ko sa justice system ng Pilipinas ngayon? Bulok. Diba? Pero hindi naman, hindi lahat ganun eh. Ito lang. Pero ganun yung mangyari isang, ganun yung religion. Bakit ang daming galit sa religion? Dahil kulto eh. Hindi ibig sabihin masama ang Christianity, masama lang yung nanggaya at nag-pervert na naman, no? So anyway, nalalim tuloy tayo. The king by judgment established the land, but he that received gifts overthroweth it. So again, ha, maganda yung established na lipunan ng ano man yan, bansa. Yan ay nagiging mabuti pag maayos yung mga policy, mga batas. Pero pag nagkakaroon ng under the table, yan po ay na pervert, ganun din. Last na po ito. No, hindi. Second to the last. As not as it was by one that sinned, so is the gift. For judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Ganun din sa 18 yan. Eh. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. So, baliktad pa rin ang judgment and gift dito. Pero maganda din sa Romans 5 na napagsama niya. Ibig sabihin, yes, dapat lahat tayo sa impyerno eh. Judgment ng Diyos yun. Pero, nagbigay siya ng judgment, nagbigay rin siya ng regalo, gift. Itindahan niyo, ligtas na kayo, ligtas na ba kayo? Ayun. Yung kaligtasan, dapat lahat tayo sa impyerno dahil tayo makasalanan. Pero, ang Diyos din nagbigay ng kabaligtaran nun, which is gift. Kaya pag tinanggap mo yon, ligtas ka. So, sana nakita niyo yung contrast between justice and gift, judgment and gift. Dahil ito pong Isaiah 18, ganun na ganun yung tema niya.
So again, mamaya ako ipa-finalize or itatali, no? Alam, tingnan lang natin yung nangyari dito, yung takbo ng usapan dito. Na Isaiah, again, Isaiah, malalim, more on judgment, hindi lang sa Israel. So nakatapos na nga natin yung Damascus and then yung Moab, di ba? And then Babylon din, okay? So ngayon, ito, medyo strange kasi hindi niya binanggit. Okay, sabi dyan, ano ni title natin, When Judgment is a Gift. Okay? So, verse 1, Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia. So, ano yung land? Sinabing land, land of the morning. Ano yun? Ano yun, land of the morning? Gracia. Land of the morning. Sa kanta lang naman yung pabira. Kayo, Pilipino ba kayo? Yeah. So may tinutukoy yung land, eh yung bansa. Okay? In Thailand, ganun daw yung Thailand. Japan, tama rin yun. The land of the rising sun. Kaya yung tinutukoy na land doon, hindi lang lupa, yung bansa. So obviously na naman, nation po to, no? So itong isang bansa daw na to, ano siya? Shadowing. Ano yung shadowing? Isayin natin to para makuha natin. Sino may shadow dito? Pag sinabing, hindi ko makakita yung kanino mo, ano yung sabihin mo? Hindi ka nagpaparamdam. Wala ka rin doon, di ba? So yung sabihin lang ng shadow, hindi. Actually, wala. Lalo yung, ano ba yung, pag sinasyang shadowing, nilalagyan mo ng anino. Ano yung with wings? Ginagamit mong pang anino, yung pakpak. O sino yan? Tinutukoy dyan. Literal lang muna. Sino? Sino bang mga ibon? Simple lang ito. Mamaya tayo, ayan. So, either nanay na ibon. Hindi, actually, mataas to, okay? Obviously, pag siya shadow, binibigyan na shadow. Pero lalo pag dinuksong mo yung isa, which, itong land na to, sila din naman ay nasa, pag sinabing beyond, lagpas sa rivers of, ano yung Ethiopia? Ito yung bansa sa Africa. Lagpas na to sa Middle East. Pero banda rin din, sa baba lang to na Egypt. Okay? So kaya ngayon, hindi natin alam, hindi sinabi kung sino bansa to. Pero hindi naman mahalaga minsan yun eh. Okay, basta isang bansa or isang samahan or grupo ng bansa, meron daw kasing mga bansa na ganito, pag sinabing shadow yung face, pang nakikita ko dito, talagang malakas, matayog at tinitingnan tayo sa baba. Okay? And then, malayong lugar, galing sa malayong lugar. No? Tuloy natin. That sendeth ambassadors by the sea. So, hindi lang masama yun. Pag sinabing ambassador lang, ito ay nagsusugo ng representative. Pero sa palagay nyo, anong sinasabi nun? Napanood nyo ba yung 300? Hindi. Yung sa panoorin natin. Shadow violence yun eh. Kaya hindi ko makakalimutan yung ambassador na pinasugo. Diba? Yung sikat na scenario dun eh. Meron silang isang bangin dun. Tinadyakan nyo. Ano yung sinigaw? This is Sparta! Manood kayo minsan naman eh. So kasi ang ano dun, sasakupin ka namin ha. Pinadala yung ambassador doon, oh, sige. Darating yung boss ko dito, sumuko na kayo. Parang ganun. Tindi nito, hindi ba ka natakot sa amin? Hindi ka natakot sa darating. Pag pinatay mo ako, ubusin kayo nun. Ganyan nangyari doon. So, ganyan din po yun, no? Sinesed niya by sea, ibig sabihin lang, ang layo nun. Kasi yung Ethiopia, medyo dito yun. Pwede silang sa sea dumaan. Even in vessels of bulrushes upon the waters, basta ano lang yun, nasakyan. Sabi niya, saying, go, ye swift messengers to a nation. Tandaan niyo po itong second part na to, kasi mamaya ulitin to, okay? Kanino daw sinugo itong mga ambassador? Sa mga, sa nation na unscattered. Hiwa-hiwalay. Yung sabi ito, ano to, parang madalas sinasabi sa Israel, pag sila ay natalo, di ba?
Ano pa? Filled. Ano yung filled? Binalatan. Sinong gusto ng balatan? Positive pa yung binalatan? Depende pag inalis. Ne. Balat yun eh. So, kadiri yun, di ba? Paulit-ulit yun sa Isaiah. So, ulitin ko, scattered, negative yun. Ibig sabihin, walang kayusan. Kasi, either nasakop or inoppress or sinugod, ganyan. And then, filled, negative. To a people terrible from their beginning, hitherto. So, parang ito pa sinasabi dyan, pag terrible kasi nakakatakot. Okay, so ibig sabihin, parang nation to na dati, matapang, dati, malakas, dati nakakatakot. So, ganun yung Israel, ganun yung Babylon, later yan, husga ng Diyos yan lahat eh. So, pag ikaw hinusgaan ka na, ano ka, nakakatakot ka ba, nakakatawa, nakakaawa ka na eh. A nation meted out and trodden down. Doon muna tayo sa trodden down. Ano yung trodden down? Yung nag-apakapakan. So nakita nyo na negative to. I-picture nyo na yan. Actually, Israel na naman yan. Kasi ganoon nangyari sa Israel. Sila yung sinakop. Kinawawa ka. So people of God sila dati. Ha? Okay? So ano yung meted out? Yung meted out to parang... Alimutan ang definition. Basta parang inisa-isa, parang ganun. Tingnan nyo. Para silang pinaghatian. Yan. Hindi. Parang inisa-isa, parang ganun. Meted. Yo, pinaghatian na nga. Tinapak-tapakan whose land the rivers have spoiled. Ano yung sabihin nun? Ano yung spoiled? Hindi na bulok yan. Ang sabihin na ninakawan, parang ganun din, no? Parang chapter 17. So, yung sabihin lang yan, again, ha, sa madalas sa Bible, dinidescribe yung mga army kasi ang dami yan, eh. Either flood, madalas yan, flood, rivers, yan. Yung sabihin, yung Israel ay parang kawawa na silang tao. Natindihan nyo? So, sino ditong kawawa na kakawawain nyo pa? Isa, ganun yung mga politiko eh. Ulitin ko ha. Pinapadala nila yung ambassador nila sa mga bansa naman na kinawawa na. Scattered, built, terrible from the beginning, pero meted out and trodden down, pinagtapak naman, nasugob na, nalusob na, natalo na at ninakawan pa. Anong gagawin nila doon? Alam nyo na, gagawin ulit nila yon. Pero ito yung matindi dito. Ang Diyos na, mapasok ang Diyos dito sa usapan. No? Sabi dyan, all ye inhabitants of the world. So kanina, tinutukoy lang yung kung anong nation man yan. Okay? Naglagpas sa Ethiopia. Sabi natin lang, Ethiopia na lang. Kasi may judgment din sa Jeremiah at Ethiopia. But anyway, meeting Ethiopia. Kanina, dinidescribe sila, pero ngayon, babaling yung pansin ng Diyos sa lahat ng tao. Minsan, ano rin, mayroong pinapagalit ako na, si Chris siya, pinapagalit ako, hoy, tumino ka, ha? Kung gagawin yan, ha? Tapos, maya-maya, kayo na ako kausapin ko. Ano sa palagay niya, sabihin ko? Kung muna, galit ako sa kanya. Huwag niyong gagayahin to. Ganito yung nangyayari dito. Kasi winawarning ganyan siya, pero kayo din, lahat din ng tao. Ganyan ang Diyos eh. And dwellers on the earth, see ye, when he lifted up an ensign, ano ulit yung ensign? Banner or flag. Ganyan po yan pag mananakop na. Okay, ito kami, malakas kami. Yan, winawagayway nila yan, kahit sa mga ano ngayon, ganun eh. Sinisimbolize ang bansa, ang galing kami. Pag tinaas daw nila yon on the mountains, ibig sabihin, talaga pinagmamalaki. Yung US nga, nagtayo ng flag saan? Sa buwan, di ba? Kayabangan yan eh. Ewan ko lang, sabi ni Bandi, ito totoo. Anyway, and when he blow it a trumpet, so makinig kayo, makinig daw kayo. Kunwari si Christian ay nag-iayabang, kunwari lang ba, eh, mabait naman to eh. Kunwari si Christian, mag-iayabang, anong gagawin mo ba? Nari lang. So, sinasabi ng Bible sa atin, kayo makinig kayo. Ba't tayo makikinig? Warning. Pero gagayayin ba natin siya?
Hindi, makinig daw kayo kasi makikita nyo later ang gagawin ng Diyos sa kanya. Okay, so tingnan nyo lang iyabang niya. Pag nakikig ito ha. Sa ngayon, sino may iyabang ngayon? Ha? Ulitin ko, mga bakla eh. Ngayaman. Sama-sama pa rin yung tatlo talaga. No? Dito nga Mark, dito ka. Yeah. Sige, dyan ka na lang. Sumama mo si Joshua. Kayo, pwedeng kayo na lang dito. Dito na lang kayo. Bilis. Kukulitan kayo eh. Okay, tingnan nyo raw siya. Pag nagyayabang na siya, di ba? Ito ang aking gandera, yung US kung ano man yan. Yan, mga bakla na naman yan, yung flag nila, di ba? Tingnan nyo yung flag namin, iyabang yan. Tapos blow a trumpet, nag-iingay pa. Anong gagawin ng Diyos? So, tingnan natin. So again, dito literally, bansa daw tayo dati doon. Pero ngayon, i-apply natin sa sarili natin, sa mundo natin. Anong gagawin ng Diyos? Bakit natin siya titingnan? Kasi ang Diyos, itong sinabi kay Isaiah. So again, maigli lang yung preaching dito. I believe si Isaiah, inaano niya yan, ina-expound niya katulad ginagawa nito. I will take my rest. Kaya iniisa-isa natin kasi para makuha niya talaga eh. Ito daw ang sabi ng Diyos. Mamamahinga siya. Ano yun? Nakakatakot ba yung pag nagpapahinga? May depende. Mamaya, basahin natin. So, ang Diyos daw ay mamamahinga. And I will consider in my dwelling place like a clear heat upon herbs. Ito yung mga medyo mahirap intindi, pero madali lang to. And like a cloud of dew in the heat of the harvest. So, dalawang bagay, parehong may heat. Okay, so anong gusto nyo? Summer o tag-ulan? So dito parang ganun ang pinipicture kasi kahit sa Israel dati may winter, no? So magandang mag-relax po pag, di ba? Pag summer, pag may pera ka. Pag wala, wala. Pero, pwede rin naman saan-saan, no? Pero i-picture nyo ang Diyos daw. May kalaban siya, di ba? Anwari lang, ha? Ha, yabang mo, ha? Pero akong papahinga lang ako. Pero ganito. So na-imagine nyo ba? Basta dwelling place like a clear heat upon herbs. And a cloud of dew in the heat of harvest. Ang nakikita ko lang dito, parang maganda yung lugar niya. Nagpapahinga lang siya. At may parang summer. Ganda ng panahon. At for the harvest. So kaya nakita niyo yung summer kanina. So di ba ano yung usula? Mas maraming ani po pag spring, especially pag summer, no? So, picture nyo daw ito ngayon, yung kalaban, when the bud is perfect, okay? Nakakita ba kayo ng punong talaga hitik na hitik? May season yan, alam nila yan kung kailan yan eh. Ako, hindi ko alam. Sabihin lang natin, ano, kailan ba nag-uso yung dati yung mangga, mga April. I think April 15, kunwari gano'n lang. Talagang lahat yan, talagang hitik na hitik. Anong gagawin mo doon? Di ba masaya ka? Kinukumpara po yung kalaban ng Diyos doon, mayabang. Hitik na hitik. Kaya mayabang, mayaman. Kala nila, hindi na sila mabulok. Ito daw ang gagawin ng Diyos. Yung panahon na sila ay perfect, bud is perfect, the sour grape is ripening in the flower. Talagang gandang prutas. Hinog na hinog. Anong gagawin ng Diyos? He shall both cut off the sprigs. Pag sinabi sprigs, parang ano lang yan. Malaking branch din yan. Okay? With pruning hooks, and take away and cut down the branches. Masama ba yun? Kung umaani ka, hindi masama yun. Pero ang context dito, ang sagana mo ngayon, diyan kita papatayin, parang gano'n. Either papatayin or ibabagsak. Ano mangyayari sa maganda mong prutas? Pag ang puno binagsak, ano mangyayari sa prutas? Ha? Masasayang, mawawala din, mawawala. Ano sa para sa halalan na nasayang yung ating mga duhat doon eh. Eh syempre, sino gusto ng duhat dito? Punta kayo doon. Masarap ang taas eh. Di ba, hindi ka makain. Masarap yung lagay sa asin.
Anyway, ano mangyayari sa buto? Ay, sa buto, sa prutas? Sino kinukumpara dyan yung kalaban ng Diyos? Yung mayabang, mayaman sila ngayon. Okay? Para lang sila. Ito, sabi dyan, they shall be left together unto the fowls. Ibig sabihin, masasayang sila kasi yung prutas nila, maiiwan lang. Ang sinong kakain nun? Ay, si daddy nga, nang sama ng loob. Kasi nasa, ano pa, hindi, kinakain ng ibon eh. Pero minsan, ganun ang picture niyan eh. No? So, salamat sa Diyos kung nag-abound yung nature. No? Pero, yung mga galing magtanim talaga, alam nila kung kailan naanihin yan. Eh. Parang di sayang. So, pero kinukumpara po itong mga mayayabang na kalaban ng Diyos sa isang mayaman sila, malago. Pero masasayang lang yan. At kasi ang Diyos daw ang magpuputol dyan. At ano mangyayari daw? Sayang nga. Nakakita ba kayo na yung mga katulad niya sa ano? Alala, yun. Parang nakakapanghinayang. Pero hindi ko rin naman kayang ano yun. I-harvest. Diba? Minsan, nanunungkit lang tayo doon. Masaya na tayo doon. Wala eh. So, sayang. Gusto ba ganun ang buhay mo? Kung kailan ka, bukod sa kayamanan, anong pinipicture nito sa atin? Lakas, yan. Nga, si Mark, pogi-pogi ngayon. Eh, nagloko. Nag-addict-addict, nag-drugs. Hindi lang addict yan, mga kabastusan. May panahon na, kasi ba, alam na alam na yung bad, di ba? Buti nga, naligtas yung bad, amen? Ligtas ka na ba? Amen. Imagine mo kung wala ka sa Panginoon, anong ginagawa mo? Alam mo na, di ba? Ano kalokohan. So, ganun yun. Yung lakas-lakas mo, doon ka magkakasakit. Ganun pinipicture ng Diyos dito. Yaman-yaman mo, bigla kang mawawalan. Ang talino mo, ang ganda ng karir mo, saka ka naman, mawawalan. Okay? Pag ang Diyos ang nag-ano sa'yo, naningil. Amen? So, ganun nangyari sa kanila ito, kaharian to or bansa, nangyari sa kanila yan, nangyari din ngayon yan. Ano pa? Sino nyo, ang prutas daw, and the fowls, ito yung medyo nakakalito, the shall summer upon them. Ano yung summer upon them? So, hindi ako familiar dyan. Pero yung winter, naalala ko si Paul, sabi niya, yung verb pwede rin maging, yung winter, which is noun, di ba? Pwede maging verb. Ibig sabihin, pag nag-winter ako dyan, ibig sabihin, nagpa-raos ako ng winter. Ano ba yan? Nagpa-ilipas. Okay. Ganon din yung pag-summer. Oh, labis na. So, obviously, yun nga. Ibig sabihin, pag ikaw nasayang ka, andyan ka lang, di ba? Nakita mo yung mga buto dun sa lala. Nasayang na dun, nabulok na dun, tatanim na dun, natungtungan na dun. Ganon mangyayari daw sa'yo. Pag ikaw yung mayabang, na kahit bansa ka pa, magaling kayo ngayon, malakas kayo ngayon, so again, yung sa history book nyo, ano na yung naaral nyo? Nasa na yung mga ancient Sumerian. Ano yun? Hindi ko na nga alam yun. Nakita ko lang yung sa libro eh. Wala na sila eh. Egyptian, wala na. Chaldeans. Sino pang magaling dati? Nasa na si mga Aquino. Bagay, nag-aano pa rin yan. Sino mang malakas dati, ngayon wala na. ABCB, buhay pa rin eh, no? Masamang damo talaga eh. Sino pa? Si Aquino, wala na. So lahat yan, mawawala din. Kaya huwag tayong may inip. Ito na. In that time, ito rin sinasabi ko, imagine nyo kanina si Diyos daw, ano, namamahinga lang. Sila naglolo, nagyayabang-yabang, yung mga kung sino dyan. Yung mga bakla ngayon, di ba, nagyayabang, yung mga si Tagle ngayon, nagyayabang din. Alam nyo, si Tagle, maasang maging Pope. In that time, shall the present be brought unto the Lord. Yun, so yung Diyos nagpapahinga lang. Minsan ang akala ng mga bakla, di ba, ang yabang yan eh. Yung mga atheists, kahit mga kulto, nilalaro nila yung Christianity. Ginagamit lang nila yung Bible. Bandang uli, parang inaasar mo yung Diyos na pag ganun kayo, di ba? Wala, mga gawa ang Diyos eh.
Yung mga kulto ngayon, di ba? Iabang ginagamit lang yung salita ng Diyos para sa kapakinabangan nila. Ang Diyos, in a way, galit siya doon. Pero in a way, kasi sigurado nga yung judgment niya mga yan. So pwede natin gayahin ng Diyos na hindi tayo yung tipong parang lagi lang niisip yung iglesia talaga. Iabang ito, lagi sira ang ano mo, araw mo kasi nakita mo na yung mga bangay, iabang nito. May time na may judgment ang Diyos dyan. Maghintay ka lang, pahinga ka lang. At sabi dito, yung ano daw yung may, pag sinabing present, ito po yung gift. Okay, madalas siya sa Bible, pag sinabing present, regalo po yan. Yung regalo daw, idadalin sa Diyos. Ano yung regalo? Ano yung regalo? Masahin nyo. Of a people scattered and filled, pamilyar. Verse 2, diba? Balikan natin. So kanina, yung mga wicked nation, sabi natin ganun, sila yung nag-o-oppress. Okay? Simula dyan, no, sa nation scattered, filled, terrible from the beginning, meted out, trodden down, whose land, the rivers have spoiled. Uulitin niya po dito, kaso nabaliktad na. Kanina, sila yung sumasakop, nang aape, nang oppress, ngayon, sila na yung inoppress. Okay, so naalala niyo yung kahit sa Babylon, dati malakas sila, later sila yung papatayin. Ganun din yung Assyria, Moab. So, basahin natin, nasabi dyan. Baka hindi nyo nakuha. Yung time daw na yon, may regalo ang dadadalhin sa Diyos. Ano yon? Yung mga tao na sinakop din. No, hindi ito yung mga sinakop nung Ethiopia, kung sino man to. Sila yun. Okay? At ang nadagdag lang dito, ulitin ko, a house scattered, filled, people terrible from the beginning hitherto, a nation meted out, trodden underfoot, whose land the rivers have spoiled, saan sila dadalhin? To the place of the name of the Lord of hosts, the Mount Zion. So, yung Mount Zion, kilala yan dati, ang Israel po yan. So, pero again ha, ay mga Kristiyano, ang interpretation natin dyan na tama, hindi yan lugar lang. Amen? In Jerusalem na alam natin, ang gusto nating marating, hindi yung Israel doon sa Middle East. Sabi sa Hebrews 11. Amen? Gusto natin yung city, na yung pala preaching ko nung isang araw. Yung ginawa ng Diyos. Amen? Amen. So wala itong pinagkaiba po yung ating napag-usapan sa Isaiah, yung mga nakaraan, sa millennium. Pagdating ng panahon ng Diyos na ang mag-ahari, anong gagawin niyo sa mga loko-lokong nation? Ngayon, ang China lagi nasa utak natin kasi yung malapit sa atin, eh, di ba? Kasi pag nababalitaan mo, di mo alam kung, di ba, nababalitaan sa China, nangingisda lang yung mga ngingisda, binabato, or tinitira ng ano, binabangga pa. Ngayon nga, hindi lang makapolma pa yan eh, nang bubuli pa lang yan, lalo kung walang nagpo-protect na sa Pilipinas. Meron pong mga lugar sa China mismo, yung mga tinatawag nilang minorities na hindi China, parang mga iba, mga Muslim, mga Kristiyano doon. Yun ang binubuli ng China. So, nakakaawa. So, anong gagawin natin? Apply natin sarili natin to. Walit ang title. Anong title ngayon? When judgment is a gift. So, ito yung gusto ko po sabihin dito. Kailangan maintindihan natin ang Diyos ay masama ba ang Diyos? Madalas sasabihin natin pag nang-aapi, masama. Kaso sandali lang. No? Pag may judgment ang Diyos, katulad yan, alam natin, may impyerno, di ba? Amen? Dahil Christian group yun, iniiwasan na yan. Hindi na pinipreach, minsan parang ano lang. Ay, may impyerno, okay. Sige, iba na yung pag-usapan natin. Kailala, inaalag ko na naman yung ano kasi parang, naman ko, naalala ko yung mga G12. Alala ko lang, medyo binalikan ko lang. Talagang loko-loko eh, si Oriel. Pinagtatawa na yung King James eh. Loko-loko talaga, sabi yung, magbasa kayo ng Bible, wag lang King James. Sabay tawa na yung mga tao. Kaya alam mo, mga kulto talaga ito eh. Baka magkaroon tayo ng part 2 dun. Gusto ko sabihin ganito. Yan, kaya yung mga false churches na yan,
Iniiwasan nila yung usapang judgment ng Diyos. Kaya sa mga bakla rin naman, gano'n, pag ganyan. Sila mismo yung, minsan kakampihan pa nila. Ang lalabas na kalaban niya, mga katulad natin, na piniprice lang naman natin yung Bible. Ba tayong kalaban? Kasi, walang awa sa mga tao din yan. Mahal tayo lahat ng Diyos. Hindi. Minahal tayo lahat ng Diyos. Yung pag nasa impyerno na wala na, at pagpunta na sa impyerno talaga, wala nang pag-asa, mga anak ng demonyo, hindi na mahal ng Diyos yun. Yung dapat maintindihan natin yan, tayo nila din ulit, when judgment is a gift. Nakita nyo kanina, kinuwento natin, na-feature nyo yung Diyos, nagpapahinga lang, tapos yung iaalay sa kanya, yung mga pinatay na, mga hinusgahan niya na, at sa palagay niyo, matutuwa ba siya doon? Yun ang tanong. Matutuwa ba ang Diyos doon? Ano yung mga Sodomites patay? Matutuwa ba siya doon? Amen. Buti naman, alam nyo na. Pero parang sa umpisa, parang, anong klaseng Diyos to? Tinanong mo pa yung Diyos? Ito, tingnan natin. Alam nyo ba, isa sa mga madalas gusto ng mga hari, kalala nyo, hindi ko nang puntahan, yung Solomon. Nung nanghingi siya ng wisdom, di ba? Sabi ng Diyos sa kanya ay, anong gusto mo? Bibigay ko yan. Eh, matalino nga sa Solomon. Isa sa mga madalas hinihingi niya, sabi ng Diyos, yung sabi ng the neck of your enemy, di ba? Ibig sabihin, gusto mong matalo yung kalaban mo. Kasi nga naman, imagine mo kung wala kang kalaban, ano meron? Kapayapaan. At sa gera po, isa sa mga talagang... Pag inag-aralan nyo po yung mga gera ngayon, yun ang problema nila. Dapat lahat tayo ma-unlad eh. Tapos yung pera natin, gagastosin pa natin, babili ng tangke. Yung magkano yun. So kailangan natin kasi may gera eh. So kaya isa sa mga pinapanalangin ng may kalaban, sana mamatay na tong kalaban ko, di ba? At positive yun pag tamang context. So ang Diyos ganun din ang... Mangyayari naman yun. Salamat sa Diyos dahil siya makapangyayari sa lahat. Later, talaga yung mga kalaban niya ay uhusgahan. Amen? So, gusto ko lang parating ngayon. So, tayo, anong gagawin natin tayo? Anong mindset meron tayo dapat? Tayo ba yung dapat, Diyos, hindi gagawin ng Diyos yan. Ito na nga eh. Niregalo sa kanya eh. Yung kamatayan ng mga kalaban niya. Dahil una, mayayabang. Nagyayabang sila nung una, pero later, ang kahihinatnan pala nila, parang Damascus din, yung faith nila, uubusin sila ng Diyos. At yon ay nirigalo, I believe, masaya siya doon. Gagawin niya nga later, pag binasa yung Revelation, yung isa-isa yun doon, yung mga hindi sumasamba sa kanya, yung mga sumamba sa Diyos-Diyosan, sa demonyo, nung gagawin niya ito, mautuwa siya doon. Bigla-bigla, okay lang yung ginawa niya, patawarin ko kayo lahat. Niloloko nito mga tayo, mga guturo nito, niloloko yung binababo yung Bible. Ganyan po ang Diyos na, yes, of course, kung loko-loko yan, loko-loko yan, kaya nga may justice din eh. Kung wala nang justice, wala nang judgment, kakalat yung kalokohan, kademonyohan. Kaya yan ang nagkukulang minsan sa mga churches din, even sa ating, sa batas natin, kahit sinong pakinggan mo dyan na mga komentaryo, nagko-commentary, na matino pa. So, umpisa ganun yun, may matatapang yan dati, kahit si Nolito Castro, dapat tapang yan dati. Dati yun. Eh ngayon, compromise naman sila lahat eh. Wala na, hindi nila pinalop yung mga dating inaano niya eh. Tinitira niya, wala na. Kasi nga, hindi naman niya talaga, hindi niya pinipursue yung justice. Hindi naman talaga yan, hindi niya kaya. Pangalawa, isa pa siya. Kahit hindi yan ba? So, pero maganda dito, ang Diyos, pag pinurso niya, pinapangako na sa atin, mangyayari po yan. At kahit huwag na natin munang iwanan natin mga wicked muna, kahit sa atin. Mabalik tayo sa atin, ha, bago tayo magtapos. Isa sa mga nakakatisod sa church, yung mga, for example, ito, masipag, kunwari lang. Soul winning na soul winning. Attend, memorize. Kunwari lang, yung ate niya, pasaway, kung nari lang ha. Bago, huwag na muna, ito na lang. Si kayo na lang ulit. Kung nari lang, si DM, tamad-tamad, pasaway pa.
yabang pa, manamit pa, hindi pa maayos. Kasi Christian, atin ng atin, maayos ang gupit, ang salita. Because of member din yun. Sa palagay mo, okay lang yun? Okay ba sa'yo yun? Eh, mahal ko yan eh. Oh, nga, pero ano yun? Ganun at ganun! Di ba nakakatisod, nakakasal? Tapos mayabang pa. Yun ang matindi. Wala nang ginagawa. Sa church, may kami raw ganyan eh. Eh, salamat sana sa ating wala kasi nga, inuuna ako na kayo, men. Kaya minsan may mga church, gano'n na, umama na, mayabang na. Sino pa yung magkikritisay sa pastor pa? Oo, oh, ang dahil na sarili niya, may mga gano'n. Eh, ba't pinayagan, ewan mo, ba't ewan mo din yung mga pastor binapayagan niya? Pero, may mga gano'n. Siya pa yung magyayabang, anong iisipin ngayon ng mga ibang tao? Pag hinayaan yun, di ba? Parang tisod na tisod ka ngayon. So, ito yung papasok dito, yung judgment pa rin. Amen? Bandang huli, yes, ligtas tayo pare-pareho, salamat sa Diyos, di ba? Pero sa palagay mo, wala siyang parusa sa Diyos or judgment. Meron yan. At magsisisi tayong lahat pag hindi ka naglingkod ng maayos sa Diyos. Tandaan niyo yan. Kaya lagi natin pinag-aaralan yan. Misa, kinukupo natin sarili natin sa ibang church. Amen? Hindi para magyabang. Dahil totoo talaga may judgment, may justice sa Panginoon. Hindi pwedeng nagtamad-tamad sila ngayon tapos pare-pareho lang tayo sa langit. Tama ba yun? Eh mabuti ang Diyos. Eh. Hindi siya justice nun. Hindi siya just nun. Kaya sa langit po, yung totoong tinuturo ng salita ng Diyos, laging may justice. And therefore, kahit anong kababayaan na yan, sisingilin tayo dyan. Lahat yan, sabi sa Revelation. Lahat ng ginawa mo sa buhay na to, you will give an account. Totoo yun. Kaya, i-apply na yan sa nila. Pag-usapan ng mga wicked, mga bakla, politiko. Eh, paano tayo? Wala tayong gagawin. Hindi din. Hindi tayo pare-pareho dito eh. Kasi iba sa atin, hindi nagbabasa, hindi nananalangin. Kasi mukha pa, hindi maaano, hindi ka tumutulong, medyo lang. Sari-sari din sa church eh. Nang-iisa ka pa. May mga ganong member. Amen? So alam natin hindi tama yon, kaya pinipresa natin lagi ito eh. At again, ginagawa natin dito, sinusundan lang natin yung Bible eh. Pero, isa mga lesson na dapat makita natin yung ganyan. Ang Diyos ay may justice, may parusa sa mga dapat parusahan. Amen? Amen. So again, ito yung gusto ko sabihin pa, dagdag, no? Pag naiintindihan mo to at tinanggap mo, at talaga naiintindihan mo, at nagre-rejoice ka pa, ayun. Yung mga mayabang pala ngayon, ganitong sasapitin yan. According sa salita ng Diyos, di ba? So may kapayapaan ka ngayon. Nabanggit ko na kanina, hindi na ikaw gagante. Amen. Panalangin mo lang. At tuloy-tuloy ka sa paglilingkod sa Diyos, hindi kayo matitisod. Itong kapatid ito, tamad naman ito, karnal pa. Tapos ako, so mag-soul winning ako. Bibigay pa ako. Tatapat pa ako. Yung isa nating kapatid, babae, lande, paglabas, nakita ko, eh. Tapos pag sa church naman, okay naman siya. Ano, hindi natin nakikita yun, pero nakikita ng Diyos yun. Amen. Eh, pastor, eh, paano yan eh? Parang gusto kong gayahin kasi nakakaligtas eh. Wala nakakaligtas sa Diyos. Sa ganung context, ha? Wala! At ngayon, pag sa nasa edad ko na kayo, ngayon pa lang mag-observe kayo. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Unang, tiwala kayo sa Diyos. Ngayon, hindi nyo kailangan itama lahat ng mali. Okay? Kaya mag-observe kayo. Kasi kahit sino pa yan, kahit pastor pa yan, politiko, kahit... May paraan ng Diyos para maningin. Amen. Andaan nyo yan. Huwag kayong maghusga agad. Ha? Baka nagkaroon lang ng ganyan. Oh, kasi yung ganyan. Parang joke spreads naman yan. Ikaw ba si Bildad? So far? Huwag naman ganun, di ba? Pero ang Diyos, sigurado yun. May paraan siya eh. Para yung mga talagang mahal yung salita niya, tuloy-tuloy pa, hindi matitisod. At yung mga talagang loko-loko, nakahanda yung kanilang parusa sa Diyos. Amen? Amen. Nainggit pa kayo sa mga natiwalag. Ay, buti pa siya, malaya na siya. Hindi na siya mag-church.
Sarap naman nun. Parang tayo, church na naman. Nainggit pa kayo dun. Sino nainggit? Maling-mali naman. Amen? Sana nakuha natin yan. When judgment is a gift. So maganda siya actually. Pag hinusgahan yun, dapat husgahan. So again, ha, huwag tayo yung, hindi tayo sigurado. Mga bakla, ubusin ko kaya yan. Galit ang Diyos dito eh. Hindi sa'yo, binigay yun. Amen? Baka malambot lang, di naman bakla. Yung pala, ano lang. Eh si Pope, buti kung kaya mo. At hindi ang protection kay Satanas nun. May sira pa yung buhay mo. Amen? Obviously, wala namang violente dito. Diba? Panalangin mo lang, tuloy-tuloy lang sa paglilingkod. Huwag kang maiinggit sa mga ganun. Kaya ako, pag dumadami, nagsusundo nga ako lagi. Ganun eh, nakikita ko, mga Katoliko naman nakaharapang sa daan. Dami-dami. Sarili pa silang gwardiya. Stop ka muna. Nag-church dito. Ano yung iglesia ni Manalo? Ganun din. Huwag kang maiinggit. Amen? Pray lang. Sigurado yan. Ang Diyos ang maniningil. Ang title natin again, When Judgment is a Gift. So sana maintindihan natin na ang Diyos ay walang mali sa Kanya. Pero isa sa mga ginagawa niya, inuusga niya yung dapat usga na tama. Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita again. Napaka-ikli itong chapter nito. Ako mismo, hindi ko pa narinig to na i-praise sa ibang lugar. Napakaganda pala, Panginoon, yung inyong paglalarawan at pagkukumpara minsan sa inyong hustisya, Panginoon, sa mga tao na ito, hindi pinangalanan kung anong bansa ito. So, Billy, ba tinuturo niyo sa amin, Panginoon, hindi mahalaga, Panginoon, minsan yung pangalan ng bansa man yan o tao. Basta ang importante yung description dito, kung nawa, hindi kami ganitong mga bully, Panginoon, dahil nakita namin, may justice pala at usgan yung mga ganito, Panginoon, umiwas kami dito. At kung kami naman, Panginoon, yung naapi sa buhay na ito, Lord, sa panahon na ito, Lord, I pray na tiwala kami sa inyo at umasa sa inyong pag-vengeance, Panginoon, pag-higanti, Panginoon. Hindi namin nilagay ang batas sa aming kamay. Batang batas niyo, Panginoon, ang pagtiwalaan. At ganun din po, Lord, tulungan namin ibang tao na mapakilala kayo sa kanila. Isa sa mga bagay na yan, of course, kayo may judgment. And yes, natutuwa kayo sa judgment, pag-righteous judgment, Panginoon. Kailangan po, Lord, again, kung kami may naawa sa mga puta sa impyerno, of course, mayroon kami pwedeng gawin, huwag soul winning kami. Therefore, hindi kami dapat mga matakot na lang or kahiya, Panginoon, yung doktrina sa impyerno. Dahil ito pa'y totoo. Compatible naman ito, Lord, sa aming buhay kung kami mga soul winner, Panginoon. So, yun lang po, Lord, kayo malulati at ingatin ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.